So guys, ito na yung ating e-bike na bilhin na natin. So meron siyang dalawang susi na kasama na ganito pag kinas ninyo. Paghulugan naman, isa lang muna bibigay sa inyo. So meron tayong two ways to operate ng e-bike natin. So yung una, gamit ang susi. So, ito. On lang natin siya ng ganon. So makikita natin dyan yung sa pinaka-dash niya. Kung ilang volts na yung nagamit natin. Tapos yung bar ng battery. So nandito yung kilometers na kung ilan ang tinakbo niya. Ito yung habang tumatakbo. Ganyan yung oras ng travel natin. So ito, zero to lagi. Pero pag bagong on natin, makikita natin yung total na tinakbo niya. So 15.7 na ang tinakbo nito. So babalik siya sa zero para magpa-plus na lang siya ulit. So ano bang meron sa e-bike na to? So ganun pa rin naman. Assist naman sa last previous version niya na ARVS. So ito S2 lang naman, na bago lang naman dito yung may bubong, merong wiper. Tapos yung headlight niya dalawa. And then may maganda na yung side mirror niya. So parang motor na talaga. So meron pa rin tayo ditong headlight, park light, off, park light, tsaka headlight. Tapos and then yung high and low. So yun yun. Naka LED na yan siya. And then signal light natin, left. Left, pag pinindot natin yung right, magiging hazard. So dapat i-off natin, kunwari ito yung off. Pag magsisignal tayo ng left, kung magsisignal tayo ng right, off muna natin bago right. Kasi pagka hindi natin kinlik yung gitna, magiging hazard siya. Busina, kabilaan po yung busina. Then as usual, meron drive tsaka reverse. And then meron tayong low, mid, high. That is 1, 2, 3. Pag mga akyatan tayo, ang ginagamit natin lagi low, parang sa sasakyan o kaya motor, laging low gear yan. And then yung handbrake natin, ito. Pag release nyan, pindot. Pag lock, pindot nito and then hila nyan. So same din sa kabila. So ganun din po siya. Then ano pa ba? So wala siya masyadong compartment, di kagaya ng mga ibang brand. So yan lang siya, may butas lang dan and then yung basket. Tapos nandito na yung battery niya. Check natin yung battery. So yan, dalawang pack na tigda dalawa. So apat na battery yan. So this is a 32 amperes battery na 48 volts. So nandun yung pinaka ECU niya, yung pinaka computer. So iniingatan daw po yan na huwag mabasa. So huwag isusulong sa baha. So yung wiper natin nandito. Yan. So yan. Pag sa remote naman tayo, ganito ang pag-ooperate niya. Ang pag-on, so pag ginamit mo kasi ang susi, hindi mo magagamit yung keyless niya. So kung anong ginamit mo pang-open, yun din gagamitin mo. Pang patay. So ito yung parang kidlat niya. Double tap para mag-on. So pag-off naman, itong unlock. Double tap din para mag-off. And then, so kahit hindi mo nagamit ng itong susi, once na inon mo na yan, ready to operate ka na. May do-drive mo na yan siya. So meron din siyang alarm system. Itong lock, tap mo yung protection lock niya. So pag nagalaw natin to, pag may nag-attempt na maggalaw, pag ginulaw, hindi niya magagalaw yung gulong, mag-a-alarm po yan. Tapos pindutin lang natin ulit para mag-off. Then yung finder, pag gusto nyo, kunwari maraming mga nakahilera dyan na and wow, pindutin nyo lang po yan. So tunog siya ng ganyan. So sa speed naman niya, try natin yung speed. So open natin. So lagay natin to sa reverse. Low. So yan. Tingnan natin yung top speed ah. Lagay natin sa drive. So sa low natin, tingnan natin kung ano yung pinakamabilis ng low. So hanggang 19. Then lagay natin sa medium. Ang top speed ni medium. And then, teka, bihit muna tayo. And then, try naman natin si high. So guys, 32 ang max speed. Mabilis-bilis na rin. Hindi naman kailangan ng sobrang bilis dito pagka magpapatakbo ka nito. So yun. Then lock. Then since sa keyless natin siya ginamit, sa remote natin inon, dito na natin siya i-off. Double tap. So yun lang guys.
So nagkaroon kayo ng idea dito sa ating bagong labas na ARB S2. So halos sabi ko nga same lang naman siya sa nakaraan. Iba lang is yung windshield natin malaki na, and then meron ng wiper, and then dalawa na yung headlight niya. Sa performance parehas pa rin naman to. So kaya ito ang napili ko guys, dahil mataas ang ampere niya. So yung mga iba kasing napagtanungan ko, mataas ang voltage, mababa ang ampere. So sabi nila matulin lang daw yon, mas mabilis sila kaysa rito. Kaya lang hindi naman daw makaakyat sa mga ganyan. So ito na lang pinili natin para at least malakas-lakas yung makina. So unlike sa mga iba, meron yung mga foot brake dyan. Tapos nabubukas ito para sa compartment. So mas maganda lang yung mga ganun nila, meron pang mga Bluetooth speaker. Pero ang habol ko naman dito is yung pinaka-motor niya. So yun lang guys, ano nagbigay sa idea. Salamat sa panonood at subscribe kayo. So once again guys, you're watching Chris Random Tech. So bisita lang po kayo sa ating YouTube channel, punta po kayo sa playlist. Nag-upload po tayo ng iba't ibang content, gaya po ng pag-aayos ng mga domestic appliances. So mayroon tayong playlist dito, yun, nagre-repair po tayo ng mga washing machine, ng mga camera, TV at iba pa. Then meron din po tayong playlist for laptop and desktop repairs. So nandito po lahat yan. So meron po tayo sa cellphones, nandyan makikita ninyo lahat, mga tablet, iPads. So lahat po ng mobile makikita po ninyo dito sa ating playlist na to. And then yung ating automotive sa sasakyan, kung interesado po kayo, meron din po yan sa ating channel. So gagawa po tayo ng playlist dito every time na mag-upload tayo ng bagong content. So make sure na ma-check po ninyo itong playlist natin, and then be sure to subscribe and hit the notification bell para pag nag-upload tayo ng bagong video ay magiging updated po kayo.